Okay, everyone. So in the previous video, we discussed about the basics of Microsoft Excel. And now, we come now to the formulas or the Excel formulas. We all know that Excel is used to automate the manual transactions of computing and calculations. So napaka-importante ng formula sa Excel. Okay? So if you have questions kung paano ba tayo gumawa ng sarili nating formula, paano ba mag-construct ng mga formulas, ano ba yung mga kailangang symbols, signs, or ano ba yung format ng paggawa ng formula. So ito, ituturo ni Tarlabid. Okay? So, welcome to formulas. Now, the Excel formulas, you must have an equal sign at the very first character in the cell that contains a formula. Okay? So, kung gusto mo gumawa ng formula, ang pinakauna mo dapat na ilalagay ay yung symbol na equal sign. Okay? So, yung pinakaunang symbol dapat sa unang character, or I mean, yung pinakaunang character mo dapat must be an equal sign. Okay? Bakit? Because the equal sign tells the Excel that the contents of the cell is a formula. Okay po? So, para malaman ng Microsoft Excel na this is a formula, kailangan natin ng equal sign. Otherwise, ano ang mangyayari? Kapag walang equal sign po, ini-interpret ng Microsoft Excel na this is an ordinary text. Text lang siya. Hindi siya formula. It doesn't require any calculation. Kapag walang equal sign, automatic, it will simply display the text doon sa formula mo. Okay? Sige. I hope you get it. Now, tingnan natin yung pinagkaiba. The formula with equal sign and the formula without equal sign. Ano yung pinagkaiba? So, dito tayo sa formula with equal sign. Kung mapapansin ninyo, meron akong 3, 2, and 5 na character. So, yung 3 ko is located nasa ang cell. Sabi ko sa previous video, paano natin malalaman yung name ng cell? By means of the column name and the row name. So, tanungin ko kayo, ano ba yung cell reference ng digit nating 3? Saan ba siya located? Andito siya sa B1. Okay? And yung 2 naman natin, andito sa B2, kasi nasa column B and row 2. And yung 5 naman natin is nasa B3. Okay? So you can write your formula po with the use of the cell references. Pwedeng gamitin mo yung cell references mo or pwede yung actual value na lang. Okay? So ano yung advantage kapag ginamit mo yung cell reference or yung location nung numbers mo? Ganito yan. If you use cell reference po, ibig sabihin, whatever na nandun sa reference mo na number, is yun yung magre-reflect doon. You get it? Like, if nagpalit ka ng number doon sa cell reference mo, of course, magpapalit din yung calculations mo. Okay? Kasi nakadepende sa cell reference mo yung data. Okay? For example, ito. When we write B1, ibig sabihin po, ilolocate natin ano ba yung laman ng B1. So, the value of B1 is 3. Okay? So, plus B2. So, ano yung value ng B2? The value of B2 is 2. So, ilolocate lang natin siya. And B3 is 5. Okay? So, sabi dito, yung formula daw must have an equal sign at the very first character ng formula mo to tell the Excel that I want to do calculations or this is a formula. Kaya meron tayong equal sign dito sa pinakauna. Okay? So, equal sign B1 plus B2 plus B3. Kung mapapansin mo, after we hit enter, ang lalabas po ay 10. So, ibig sabihin po, kinalculate na ng Microsoft Excel yung data mo. Okay? So, paano naman kung walang equal sign? Ganito yan. Kung walang equal sign po, it will simply display the text of the formula. For example, even though we nilocate natin yung B1, which is 3, yung B2, and B3, pero after we hit enter, ang lalabas po ay the same lang nung in-input natin, which is B1 plus B2 plus B3. Kasi po, hindi alam ng Excel na formula yung ginawa mo. Kasi ano yung kulang? It's equal sign. Okay? So, lagi natin tatandaan na kailangan natin ng equal sign symbol at the very first character ng text ninyo. Okay?
Now, we have several operations na kailangan. Kung ikaw yung gagawa ng sarili mong formula, even though meron ng formula available sa Excel, kailangan pa rin ninyo malaman na kung paano yung basics ng operations na kailangan ninyo. Okay? So, you can use any of the following operations in a formula. So, we have operations such as addition, subtraction, multiplication, division, exponential, and negation. Okay? So, ano yung mga symbol? Of course, yung symbol ng addition is plus sign. Of course, sa subtraction is yung minus sign. But, kung sa natural na pag-calculate natin, like the manual calculations, ang ginagamit natin for multiplication is x, right? But, kapag computer na yung kausap natin, ang representation nung multiplication is asterisk. Okay? So, mapapansin ninyo yung asterisk yun nandito. And, kagaya din sa division. So, magkaiba siyan. When we divide po, ang symbol na kailangan natin is slash. Okay? Kapag exponentiation, eto. And negation naman, kapag negative yung value mo, eto. Okay? Same as symbol as subtraction. Ang pinagkaiba lang dun sa very first character. Okay po? So, meron tayong example. Halimbawa, yung A1. A1 is a valid cell reference, right? Kasi, sabi ko dati, malalaman mo na valid ang isang cell reference kapag nauna yung column name sa row name. So, bawal po siya ma-interchange. Okay? Bawal mauna yung row number sa column name. Bawal po. For example, kailan to magiging mali ang cell reference? Kapag nauna yung 1 sa A. So, hindi po pwede yun. Kailangan po dapat nauna ang column name sa row number. So, this is a valid cell reference. Okay? So, let's say meron kang gusto mo i-calculate whatever the value of A1 plus mo sa 3. So, kailangan mo lang yung symbol na plus sign. Okay? Now, sa subtraction naman, pwedeng the actual number and the cell reference. Okay? So, minus. And kapag multiplication, asterisk yung ginamit. Kapag division po, slash. Ayan, kung mapapansin ninyo dito. Okay? I hope na nasusundan ninyo. Now, proceed tayo. Meron tayong tinatawag na explicit or literal values and cell references. So, ano pinagkaiba ng dalawa? So, you can use both explicit values and cell references in a formula. Okay? So, una, ano ba yung explicit value? So, the explicit value is the literal value. Like, yung mga numbers natin. 1, 2, 10, 30, 50, 100. So, whatever literal values, yan yung tinatawag nating explicit value. Okay? How about yung cell reference? Sabi ko kanina, yung cell reference po is the name of the cell kung saan located yung text natin or yung value. Okay? For example, A1, B1, C1, E1. Okay. Now, paano natin malalaman na valid yung isang formula? So, there are three ways po para mag-calculate or mag-compute tayo. So, the formula with only cell references. Pwedeng gumawa ka ng formula na puro lang yung cell references. Like A1 times B1 plus C3 plus D4. So, pwede yan. Lahat yan, pwedeng lahat cell references. So, pwede din naman na lahat literal value. Like for example, yung actual value mo, which is 100, 200, and calculate mo yung actual value. And of course, pwede din naman yung a combination of both cell references and literal values. Like, gusto mo i-calculate yung value ng cell reference mo to the actual value. Like A1, divide mo sa 100. So, yan yung tatlong format na pwede or acceptable sa Microsoft Excel. Okay? Now, ano naman yung mga errors na we commonly encountered sa Microsoft Excel? So, kung ma-encounter nyo itong errors na to, I will teach you kung paano natin ma-fix itong error. Okay? So, we have 4 errors po. So, the following are some errors that may appear in a spreadsheet. Okay? For example, itong hash error. Kapag nakita ninyo yung cell ninyo, merong mga hashtags or number signs. Ibig sabihin po, your cell is too narrow or the cell is too narrow to display the results of the formula. Okay? Ibig sabihin ng too narrow ay napaka sikip.
para dun sa actual value. So, paano ayusin yon? To fix this, simply make the column wider and the real value will be displayed instead of the hash signs. Okay po? So, ang gagawin mo lang ay spread mo lang or adjust mo lang yung width ng cell mo. Okay? So, titignan natin. Meron ako ditong sample. Okay. For example, ito. Meron tayong error dito. Ano yung error na ito? Is hash error. So, kung mapapansin mo, nung clinic ko siya, makikita ko sa formula bar yung actual value niya. Pero ang naka-display dito is yung error. So, anong gagawin natin to fix this? Simply widen po yung cell natin. So, click lang natin to, drag natin sidewards. Hindi pa rin kaya i-display. Ibig sabihin, yung data mo ay napakahaba. So, anong gagawin natin? It's right-click natin, format cells. Then, punta tayo sa numbers. Then, double-click. Ayun. Ayan. So, nakita na natin yung actual value niya. Kaya siya ganun kasi napakahaba niya and too narrow to display po yung value niya. Okay? So, proceed tayo sa next. So, what is the name error? So, the name error is, ibig sabihin, you used a cell reference in the formula that is not formed correctly. So, kailan po magiging hindi correct yung form ng cell reference natin? Kapag nauna yung color, yung row number sa column name. Okay? So, valid ang isang cell reference kapag nauna ang column kesa sa row name. So, kapag na-interchange yun, meron tayong error na may encounter, which is the name error. So, ibig sabihin po, meron tayong error doon sa form, sa format ng cell reference natin. Okay? Now, what is the value error? So, the value error is usually the result of trying to do math with the textual value. So, kapag nag-calculate ka ng text at number, of course, hindi naman pwedeng i-calculate yon. Kaya meron kang error na may encounter, which is the value. Value error, it tells you that there is an error in the value. Kaya nga po value error. So, titignan natin. For example, meron akong data F1. So, this is a cell reference. But, my cell reference contains the word hello. So, this is a word or a string, right? And, isubtract ko siya sa 10. So, is it possible na isubtract ang text sa number? So, hindi. Okay? So, when I enter this, so, may makikita tayong error. So, paano ayusin to? Aayusin mo to, kailangan i-make sure na hindi ito string. So, palitan ko yung F1 ko, gawin kong number like 100, then hit ko enter. Ayun. So, meron na siyang na-compute na difference, which is 100 minus 10 is 100. Okay? So, na-fix na natin yung error, na value error. Okay? So, how about yung div0 error? So, when you encounter the div0 error, you are trying to divide a certain number by 0. For example, meron tayo dito. Ayan, div0. For example, I'm going to divide 10 sa h1. So, what is the value of h1? It's 0. So, gusto ko i-divide yung 10 sa 0. So, pwede ba yon? Try natin, hit ko enter. So, meron tayong error na div0. So, hindi po pwede yun. Ano po? So, kapag ni-encounter niyo itong error na to, ibig sabihin, meron kang kinalculate sa 0. Okay? Or meron kang dinivide na number by 0. So, paano ayusin to? Of course, ayusin natin yung 0. So, palitan natin ng 10. Ayan, to fix that error. Okay? So, ito lang yung mga errors natin. I hope na kaya nyo na siyang ayusin next time. Okay? Now, what are the orders of operations? So, the order of operation ay kagaya lang po ng sa basic math natin, which is the PEMDAS. Are you familiar with PEMDAS? Like, the parentheses, exponent, multiplication and division, and addition and subtraction. Okay? So, you can use several operations in one function. Ibig sabihin po, kapag gumawa ka ng isang formula, pwede kang maglagay ng iba-ibang operation. As long as na napafollow yung format or tama yung formatting mo. Okay? You can group those operations with parentheses. Kagaya lang din ng sa basic math natin, sa manual calculations natin.
kailangan natin ng parenthesis to group your operations. Ano po? For example, meron tayo ditong data, which is 3 times 2 plus 1. Okay? Gumamit tayo ng more than one operation, which is the multiplication and addition. Ito, pwedeng actual value yung ilagay mo dito. Pwede rin naman puro cell references. Naglagay siya ng parenthesis para po to group your operation. Or kung alin yung gusto mong mauna. Okay? So, meron tayong order of operations. Ito. When using several operations in one formula, Excel follows the order of operations for math. For example, of course, the first priority would be the operations inside the parenthesis. Diba? Aware tayo dun na yung pinakauna dapat nating isolve ay yung operation na nasa loob ng parenthesis. After mo ma-solve yun, let's say, na-solve mo na lahat ng parenthesis, now we come now to the second priority. The second priority would be the exponents. Kung may nakikita ka dyan ng mga exponent, yun yung isusunod mong isolve after you solve the parenthesis. Okay? And the third priority would be all multiplications and division. Okay? So, yun yung susunod ninyong isosolve lahat ng may mga multiplication na operation and division. Sabay po yan. Okay? And the last priority would be all addition and subtraction. Okay? So, hindi po pwedeng mauna yung addition bago mo siya i-multiply. Hindi din pwedeng mauna yung subtraction bago mo siya i-divide. Okay? Now, in the event na nagkapalitan, like yung PEMDAS, di ba? Bawa, nauna yung M sa D. Kasi PEMDAS nga, di ba? Now, in the event na nauna yung division kaysa sa multiplication, ang una po nating isosolve ay yung nasa left part. Meron din tayong restrictions dyan. Ano? So, hindi pwedeng lagi nauna yung M sa D kasi nga PEMDAS. So, pwede din mauna yung D sa M. Kasi nasa same level of priority lang siya. Di ba? So, paano? Kailan mangyayari kapag nauna yung division sa multiplication? So, kailangan po, if may mga ganun kayong ma-encounter, kasi marami yung nagkakamali dito eh. If may mga ganun kayong na-encounter, try mo sundan yung left-to-right method. Halimbawa, nagkasabay yung dalawa. Ano? Kasabay yung dalawa, pero same lang yung priority nila. So, kung ano yung nauuna sa left, ano yung operation na nauuna sa left, yun yung una mong isosolve if parehas yung level of priority nila. Halimbawa, kapag multiplication and division nagkasabay, kung ano yung nandito sa left, yun yung uunahin mong isolve. Okay? Same as to addition and subtraction. Kapag nagkasabay sila, whenever na nauna yung subtraction sa addition, huwag kayo malilito. Tandaan nyo lang na gawin nyo yung left to right method. Kung ano yung nauna sa left, yun yung una nyong isolve kapag same yung priority. Okay? Sige, I hope na it's clear. For example, ito. 3 plus 2 times 5. So, ano yung una nating isosolve dito? It's 2 times 5. So, 2 times 5 is 10. Plus 3 is 13. Not 25. Hindi po pwedeng mauna nating i-add yung 3 plus 2. Kasi sa order of operations, pang last yung addition. Or mas nauna yung multiplication kesa sa addition. Okay? Sige. For example, meron ako ditong data. 3 plus parenthesis 100 minus 20 divide 10 minus 6 times 2 divide 4 plus 9. Sabi ko kanina, you can have multiple operations in one formula. Okay? So, nakadepende naman yun kung ano yung mga gusto mong unahin kapag ikaw yung gumawa ng formula. Okay? Let's say gusto ko unahin tong 10 minus 20. Kaya linagay ko siya sa parenthesis. So, ang una kong isosolve is yung 100 minus 20. Okay? So, ayan. Meron tayong 80. And after that, ang kasunod niya is division. So, unahin ko, after parenthesis, meron ba tayong exponent? Wala tayong exponent. So, after exponent, ano na yung level natin? It's multiplication and division. So, hanapin natin lahat ng multiplication and division dito sa equation natin. Okay? So, PEMDAS.
So, nauna yung multiplication sa division. But in this case, nauna yung division kaysa sa multiplication. So, sabi ko kanina, kapag ganito yung case, lagi nating uunahin yung nasa left operation. Okay? From left to right. So, ano yung nandito pinakauna sa left na operation? It's 80 divided by 10. And susunod, 6 times 2. And after that, divide mo siya sa 4. Okay? So, 80 divided by 10, it's 8. Okay? So, after that, proceed tayo sa next, which is the multiplication. So, 6 times 2 is 12. So, meron pa rin division. After that, i-divide mo na siya. Ayan. So, meron tayong 3 plus 8 minus 3 plus 9. Okay? So, magkasabay naman sila yung add and subtract. So, ano yung pwede nating gawin dito? Of course, mauna yung addition. From left to right na tayo magbe-base. Okay? So, 3 plus 8. 3 plus 8, it's 11 minus 3. It's 8 plus 9, 17. So, the final answer is 17. If you follow the order, proper order of operation. Pero kapag iba yung mga inuna mo dyan, hindi ka sumunod sa order of operations, hindi 17 yung makukuha mo. Okay?